Nakakuha ako ng memo pagkatapos ng klase ko, na tinawag kami ng dean para sa isang meeting. Mabilis kong inayos ang mga gamit ko, at pumunta sa boardroom. Nakaupo na ang lahat at humahagik-gik, at talagang kakaibang makita ang mga teachers na kumikilos ng ganito. Umupo ako sa tabi ni Mr. James, isang linguistic teacher. Hello Miss Sandoval. Kinindatan niya ako. Hi, Arnold. Ano bang ikinatutuwa mo ngayon? Tanong ko habang tumatawa. Well, pinili mo na lang maupo sa tabi ko, and that already made my day. Nagdadaldal siya saglit, kaya tumawa ako ng tahimik. Inaanyayahan na ako ni Arnold na lumabas, pero lagi akong tumatanggi, magalang na sinasabi sa kanya na off-limits ako, at may baby akong aalagaan. Kailan mo ba ako bibigyan ng pagkakataon na ihatid ka? Diretsyong tanong niya. Malamang, hinding-hindi, diretso kong sagot. Arnold, napag-usapan na natin ito. Oo, oo, pero hindi ako sumusuko. Naputol ang pag-uusap namin nang tumayo ang dean sa harapan para simulan ang meeting. Siya ay nagsasalita tungkol sa nalalapit na accreditation at ilang mga activities na gaganapin sa loob ng buwan. Nakikinig lang ako gamit ang isang tenga. Busy ako sa pagtitext sa kapatid ko na binabantayan ang anak ko sa bahay. Gumawa ng eksena ang anak ko habang pinapakain siya. Iniwan niya ang baby food sa high chair table para i-on ang TV pero pagbalik niya, parang asong sinubsob ng baby ko ang mukha niya sa plato. Natawa pa ang baby ko habang naglilinis ng mukha ang tito niya. Kinuhana ni Jasper ng picture ang magulo niyang chubby na mukha, at ipinadala sa akin dahilan para mapatawa ako ng malakas. Nakatitig sa akin ang mga kasamahan ko, marahil nagtataka kung bakit ako tumatawa. Pulong ko na lang ng sorry. This lunchtime, Mr. Hunter Montemayor will be joining us all. Kaya siguraduhing present ngayong tanghali at sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, you will have your chance later. Nagsalita si Dean Patrick sa karamihan, na majority sa mga kababaihan ay humahagik-gik. Natigilan ako nang marinig ko ang pangalan niya. Nandito na naman siya. Dumating ang oras ng lunchtime. Katatapos lang ng huling klase ko, kaya ang natitirang araw ko ay kasama ko ang baby ko. Pumunta ako sa dining hall kung saan ginaganap ang gathering. Ang lahat ng mga tao ay abala sa pakikipag-chat at pagkain at pakikipag-chat na parang hindi pa sila nagkita sa loob ng mahabang panahon. Kumuha ako ng plato at pumunta sa center table. Pagkatapos kong ipanganak ang aking anak, naging maselan na ako sa mga pagkain. Hindi naman sa ayaw ko sa kanila, hindi lang ako masyadong kumakain. Nagiging maselan ka na ba sa mga pagkain ngayon? Isang boses ang nagmula sa likuran at nang lumingon ako, napatalon ako nang makita ang makapangyarihang Hunter Montemayor na nakasunod sa akin. Tumingin ako sa paligid at marami ang nakatingin sa amin, malamang na nakatingin sa kanya. Good afternoon sir, sabi ko habang patuloy pa rin sa pag-ikot sa table. Wag mo akong tawaging sir. You know I hate it, lalo na sa bibig mo. Naiinis siya habang patuloy ako sa paglalagay ng mga pagkain sa plato ko. Bago pa ako makasagot sa kanya, may apat na babae na nagkukumpulan sa kanya, na nagpapakilala ng kanilang mga pangalan. Ngunit tiyak na makakalimutan niya ang kanilang mga pangalan sa sandaling tumalikod siya. Nagkamayan sila at random na tanong ng mga babae sa kanya. Hindi ko na masyadong narinig ang usapan nila. Pinili ko ang pinakamalayong mesa, para walang mang-istorbo sa akin habang kumakain. Abala pa siya sa paglilibang habang may hawak na baso ng alak sa kamay. Tinapos ko na ang pagkain ko, at pagkatayo ko, lumapit sa akin si Dean Patrick kasama si Hunter Montemayor. Miss Sandoval, thank you for your generosity. Sinabi ni Mr. Montemayor na nag-offer ka na ilibot siya sa school. Wala ka na yatang klase mamayang hapon, pwede ba pagkatapos ng lunch? Hindi ako nakaimik. Kailan ko siya tinanong ng ganoong alok? Bakit niya ito ginagawa? Naisip ko nang may paghamak. Sure, no problem sir. Nagdadalawang isip ako. Lead the way Miss Sandoval. Sabi ni Hunter na may kasamang sexy ngiti. Nakakabaliw na ito. Naglibot kami sa campus. Pinapanatili ko ang aking professional posture, at sinubukang dumistansya ang aking sarili sa kanyang katawan hanggat maaari. He has still the ability to make me shiver, and honestly it's still working on me. Thank you for being part of the university sir. Matigas kong sabi. It's always been my pleasure Miss Sandoval.
Tumigil siya saglit, nakatingin sa akin ng mapangakit. Olivia. Bago pa siya makapagsalita ay tumunog ang phone ko, at nang tingnan ko ang caller ID, kapatid ko pala ang tumatawag. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Hello Jasper. Via, umiiyak na si Nico. Hindi siya tumitigil. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ito ang unang pagkakataon na tumawag ang aking kapatid sa pagkabalisa. Lagi niya akong tinatawagan pero lahat ng ito ay tungkol sa aking anak na gumagawa ng mga nakakatawang bagay. Nagpanik ako, naririnig ko ang pag-iyak niya sa kabilang linya. Minsan, umiiyak ang baby ko ng walang tiyak na dahilan, pero lagi siyang pinapakalma ng kapatid ko. Lumayo ako kay Hunter, pwede mo bang dalhin ang phone sa tenga niya? Naghintay ako ng 2 segundo. Hello baby, mommy is here. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Mommy will be coming home now, okay? Please don't cry, honey. Hindi ko na siya naririnig na umiiyak. Via, hindi na siya umiiyak. Wika ng kapatid ko na may kaligayahan sa boses. Uuwi na ako ngayon. Salamat, Jasper. Pagkatapos, I ended the call. Sinong baby ang kausap mo? Narinig ko ang boses mula sa likod, kaya napalingon ako sa kanya. It's none of your business, Mr. Montemayor. Galit kong tugon at umalis na iniwan siyang mag-isa. Napatigil ako nang may humawak ng mahigpit sa wrist ko. It's my fucking business, because, you are my wife. Sabi niya sa baritonong boses. Noon, ngayon hindi na, pagkatapos mo akong literal na paalisin sa bahay mo. Iniwan ko siya doon, at hindi na ako lumingon pa. Mabilis akong umuwi sakay ng taxi. Malakas ang ulan. Pagpasok ko sa apartment, sinalubong ako ni Jasper na hawak ang baby ko na tahimik na humihikbi. Mama's here. Kinuha ko siya mula kay Jasper, at niyugyug ko siya ng marahan, sabay halik sa noo niya at bahagya siyang umiling-iling. What happened to my baby? Did you miss mommy? Kinawayan ko siya, nakatingin lang siya sa akin gamit ang namumungay niyang mga mata, at sinubukan niyang abutin ang mukha ko. Lumapit ako sa kanya, at hinalikan niya ako sa labi. So adorable. I love you baby. Now tell me where it hurts. Ilang months pa lang siya, kaya hindi ko ine-expect na sasagot siya, sa halip ay inikot niya ang katawan niya palapit sa dibdib ko. Ang aking precious baby ay tumitimbang na parang feather. Gusto ko siyang laging buhatin. Via, okay lang ba kung aalis muna ako? I got a call from the office. I'll be back as soon as I can. Hinalikan ni Jasper ang noo ko. All is well, Jasper. Salamat sa pagbabantay sa kanya. Alam mo hindi ako tumatanggap ng pasasalamat mula sa iyo. Laging ito ang gusto ko at laging trabaho ko ang protektahan ka at ang cute na batang ito. Umiti siya sa akin. I love you, Jasper. And I love you too. Umarap siya sa anak ko at hinalikan sa noo. And I love you, my little monster. Kumalaw ang baby ko. Pagkaalis ng kapatid ko, pumunta na kami sa kusina. Hindi na siya humihikbi, ngunit namumula na ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Nagtimpla ako ng kape at kinuha ko ang cake sa ref. Umupo ako sa upuan at madalas ko siyang pinapakain ng chocolate syrup sa labi niya at lagi siyang humahagik-gik. Naistorbo kami nang may kumakatok sa pinto, it could be Jasper, malamang may iniwan na naman siya. Kinuha ko ang baby ko, at pumunta sa front door. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko mailarawan ang nararamdaman ko ngayon. Nakatayo sa harap ko si Hunter. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling suit, habang ang isang lalaki ay may hawak na payong sa tabi niya. Ang kanyang tindig ay mukhang mabangis, at ang kanyang mga sexing mata ay hindi tumitingin sa akin. Nakatingin siya sa baby ko. Pwede ba akong pumasok? Hindi ako sumagot. Sigurado akong ayaw mong magtaka ang mga kapitbahay mo kung bakit ako nakatayo sa labas ng bahay niyo. You have no business here. Please umalis ka na. Magalang kong tugon na may kasamang panunuya sa aking boses. Ang aking baby ay nag-iikot marahil upang makita kung sino ang aking kausap. I cuddled him closer, but he was already extended his hands na parang gustong abutin ng lalaking nasa harapan namin. Siya ay nagsasalita ng baby words kay Hunter. Lumapit si Hunter at hinawakan niya ang kanyang pisngi ng may lambing at mapagmahal na mga mata. Hinila ng aking baby ang kanyang mga daliri. Ang kulog ay umungol ng napakalakas at malakas na nagpatalon sa aking baby sa takot. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg ko, at bumulong ako sa kanya ng mga salitang nakapapawi.
Napalingon si Hunter sa lalaking may hawak ng payong. Magiging maayos ako dito, makakabalik ka na, aniya sa husky na boses, at agad namang umalis ang lalaki. Lumingon sa amin si Hunter, at kinulong niya kami sa kanyang mga braso para may pasok kami sa loob ng bahay, at marahang isinara ang pinto sa likod. Tinanggal niya ang coat niya, at ibinaling niya ang tingin niya sa akin. Pwede ko ba siyang kunin? Hindi ko napansin ang sarili kong tumango. Hinawakan niya ang baby ko sa braso niya, at hindi tumutol ang baby ko, sa halip ay hinawakan niya ang mukha ng kanyang ama at hinalikan sa ibabang panga. My baby, ulong ni Hunter na may mapagmahal na boses. Niyakap niya ito ng mas malapit, at hinalikan sa ulo. Ang aking anak ay mukhang inaantok at nanghihina, marahil pagkatapos ng matinding pag-iyak. Si Hunter ay humuhuni ng kanta sa kanya, at marahang ipinikit ng baby ko ang kanyang mga mata. Pinilit kong pigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Ito ay masakit. Alam kong naging makasarili ako na ilihim sa kanya ang aking anak, ngunit hindi ako mabubuhay kung mawawala ang aking anak. Naglakad ako papuntang kusina, para punasan ang luha ko nang hindi niya namamalayan. Ibinalik ko ang cake sa ref. Lumalakas ang bagyo sa labas. Saan ko siya ilalagay? Mahinang tanong ni Hunter. Umakbang ako papunta sa kanila. Sinubukan kong ilayo siya sa mga bisig ng kanyang ama, ngunit tumutol ang aking anak at niyakap ang kanyang katawan palapit sa kanyang ama. Let me, sweet na mungkahi ni Hunter. Hindi ko kinaya ang sweetness niya. Mas nasaktan ako nito. Tinala ko siya sa kwarto. Napansin kong nilibot niya ang paningin sa kwarto. Siguradong nagulat siya kung gaano kaliit ang kwarto namin kumpara sa banyo niya. Ang cute ng kwarto mo. Seryoso, nakita ng lalaking ito na cute ang mga stuffed toy at makukulay na kurtina. Napaka-comfy dito, dagdag niya habang marahang inilapag ang baby ko sa kama. I need to talk to you. Sabi niya sabay hawak sa pisngi ko, pero inilayo ko ang mukha ko at humakbang palabas ng kwarto. Anong gusto mo? What's our baby's name? Tanong niya. Nikolai James, huminto ako, and he is my baby, sigaw ko. Mukhang natuwa siya nang malaman na ginamit ko ang middle name niya para sa baby ko. Alam kong galit ka sa akin ngayon, pero ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ako. Pinutol ko siya, higit na galit ako ngayon. Ako ay higit sa galit. Ako ay higit sa isang galit na galit. Punong-puno ako ng galit. Sigaw ko sa kanya, at walang tigil ang luha ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang pisngi ko, pero tinabig ko ang kamay niya. No, huwag mo akong hawakan. Olivia, pakinggan mo naman ako, nagmamakaawa siya. No, I'm done with you, I'm done with this, sigaw ko ulit. Baby, kinakabahan na naman niyang wika. Huwag mo na akong tatawaging ganyan, putol ko. Hindi ko na napigilan. Iyak ako ng iyak na napaluhod. Hindi ako makahinga, sobrang sakit ng tibok ng puso ko. Hindi ko dapat hayaang makita niya akong nanghihina, pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Bumabalik ang mga alaala ko. Itigil mo na ito, mas malinaw na sila ngayon, mula sa unang pagkikita namin, nung nag-propose siya, nung nagpakasal kami ng private, nung nag-honeymoon kami, nung we first made love, nung pinagluto niya ako, nung pinalayas niya ako sa penthouse niya, nung nahimatay ako sa daan, at nang magdesisyon akong sumuko. Lumabo ang paningin ko, at may narinig akong bumubulong sa tenga ko. I will have you back no matter what. Pagkatapos ay napuno ako ng kadiliman. Nagising ako sa malakas na kulog. Hindi ako makagalaw. Nang imulat ko ang aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili sa ibabaw ng isang matigas na maskuladong katawan na may pares ng mga braso na nakayakap sa akin. Nakahiga kami sa couch. Napakabango ng kanyang paghinga, ang kanyang chiseled na panga ay perpekto, at ang kanyang mukha ay nagliliwanag na maalinsangan. Sinubukan kong bumangon, pero mas hinigpitan niya ang hawak at napabalik ako sa dibdib niya. Pinuksan niya ang dark niyang mga mata at tinitigan ako. Let me go. Wika ko sa mahinang boses. Never, sagot niya habang itinatayo kami. Masakit siguro ang likod niya. Dahan-dahan kong pinadulas ang sarili ko para makalayo ako sa mga braso niya. Napatingin ako sa orasan sa tabi ng telebisyon. 2 oras na akong natutulog. Pumunta ako sa kwarto para tingnan ang baby ko, at mahimbing pa itong natutulog na may laway sa kaliwang pisngi.
Isang pares ng braso ang yumakap sa akin mula sa likod, at muntik na akong mapatalon. Lumingon ako at niyakap ako ni Hunter ng sobrang higpit na hindi ako makahinga. Wala akong sinabi ni siya, nakatayo lang kami. Kailangan kong magluto ng hapunan ngayon. Sabi ko sa kanya, para bitawan niya ako. No baby, hayaan mo na ako. Sabi niya habang nakangiti, nag-poker face lang ako. Habang nasa kusina siya naghahanda ng hapunan, sumilip ako sa labas ng bintana, para tingnan ang lagay ng panahon. Malakas pa rin ang ulan at parang walang balak tumigil. It was already 8 PM at gutom na ako. Ibinalik ko ang tingin kay Hunter na naghahari sa kusina. Dahil sa matangkad niyang frame ay nagmukhang maliit ang kusina. Tatawag ako ng taxi kapag aalis ka, sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin na parang sinusubukang intindihin ang sinabi ko. Pwede ba akong manatili dito magdamag? Diretsa ang tanong niya na may pagmamakaawa. I don't know my way to the hotel, at may bagyo. Dagdag pa niya. Takot ba talaga siya sa bagyo? Marami siyang nilakbay kaya nasanay na rin siyang tumuklas ng mga lugar, makipagsapalaran, at makaranas ng iba't ibang panahon. At saka nakiusap lang siya na huwag siyang papaalisin ng may bagyo. Fine, kailangan mong kunin ang couch. Masaya siyang tumango. Bagamat may kalakihan ang aking higaan at kayang punan ng apat na tao, ayoko siyang yayain at bigyan ito ng ibang kahulugan. Tinignan ko ulit ang baby ko, nang marinig kong tinawag niya ako. Baby, handa na ang hapunan. Sinamaan ko siya ng tingin. Huwag mo akong tawaging ganyan. Tapos lumabas na ako. Nagulat ako at natuwa nang makitang naging romantiko ang simpleng mesa sa kusina. Paano niya nagawang eset ang mga bagay na ito habang ako ay nasa paligid? Sasabihin kong maganda ito, ngunit pinipigilan ko ang aking sarili na huwag mahulog muli sa hukay. Hinila niya ako ng upuan at pinaupo ako. After we were settled, he started filling in my plate. Thank you, ungol ko. My pleasure. Tahimik kaming kumakain. Wala sa amin ang naglakas loob na magsimula ng usapan. Napakatahimik at ang tanging naririnig ko lang ay ang rumaragasang kulog sa labas, at ang pagkapit ng mga kagamitan. Kamusta ang school? Nagsimula siyang magtanong. Good. Marami ka na bang kaibigan? Tanong niya na parang freshman student na papasok sa isang malaking university. I do. Natahimik siya saglit na marahil ay nag-formulate ng mga susunod niyang tanong. Pwede ba akong manatili dito bukas? I will take care of our son. No need. Jasper is staying, and I only have 2 subjects all in the morning kaya maaga akong uuwi. Can I take you and our son out tomorrow, after your work? Bakit? Just to, spend time with, you and our baby. Nauutal siya at ramdam ko ang kaba niya. Ang huling bagay na gagawin niya ay ang pag-provoke sa akin. Alam kong pinagkaitan siya ng pagiging ama sa baby ko, at ang baby ko ay pinagkaitan ng ama. Sana tama ang desisyon ko. Sige. Umiti siya ng malawak nang sabihin ko ang pagsang-ayon ko. Salamat. Tuwang-tuwa siya at hinawakan niya ang kamay ko, at pinisil iyon. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.